Patay po ang isang batang 2 taong gulang sa Tondo, Maynila matapos pumasagasaan ang pick-up na minamaneho ng kanyang kapitbahay. Tumangging magsalita ang Nakabangga. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Habang naglalaro ang mga bata sa Masinop Street sa Tondo, Maynila, kitang naglalakad mag-isa ang 2 taong gulang na si Jaiza galing sa bahay ng lolo niya. Patawid na si Jaiza nang masagasaan ng pickup na minamaneho ng kanilang kapitbahay. Bumagsak ang bata sa kalsada at tuluyang nagulungan ng sasakyan. Hindi napansin itong driver na yung bata ay nandun sa harapan ng sasakyan. At nung umalis siya, ay nasagasaan niya itong bata. Naharap dito sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Dinala sa ospital si Jaiza ng mismong nakasagasa sa kanya, pero idiniklara siyang dead on arrival. Durog naman ang puso ng ina ni Jaiza na ang anak na itinuturing na miracle baby ng pamilya, pinaglalamayan na nila ngayon. Kwento niya, lumabas lang siya noon para bumili ng pagkain. Pagbalik, wala nang buhay yung anak. Naamin ko naman po, papabayaan din po kasi niwanan ko yung anak. Pero hindi ko naman po gunas na mangyari sa anak ko yun eh. Hindi naman ganun kasali eh. Bayaran nila yung buhay ng anak ko eh. Tatapatan nila ako ng pera. Bibigyan ni mama ng ustaya yung ginawa sa'yo. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect na nakadetain sa Manila District Traffic Enforcement Unit. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao, kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Nasagip mula sa loob ng abandonadong kotse ang 2 batang halos 24 oras na nawala sa Iloilo City. Sa Asturias, Cebu naman, binaril ang isang lalaking tutol umano sa relasyon ng kanyang hipag at ng sospek. Ang mainit na balita, hatid ni February Dumabok ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Asturias, Cebu. Ayon sa hepe ng Balamban Police Station, binaril ang 46 anyos na lalaki sa kanilang bahay. Ang sospek, kasintahan ng hipag ng biktima. Sakay ng motorsiklo, agad na itinakbo sa ospital ang lalaki ng kanyang misis at anak. Pero habang papunta sa ospital, nakita umano sila ng sospek at saka binaril. Doon naman tinamaan sa ulo ang anak na isinugod din sa ospital. Kritikal ang kondisyon ng anak. Dead on arrival naman ang ama niya sa ospital. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa krimen. Tutol umano ang nakakatandang biktima sa relasyon ng sospek at hipag niya. Onya kana nga tong suspect kay naanaman ni siya record na preso sa diri sa una nato sa Balamban. Mao dili sa murag dili dili makadawat sa pamilya na giuyab niya. Tinutugis pa ang suspect. Duguan ang matagpuan ng isang binatilyo sa kanilang bahay sa Barangay Fatima, General Santos City. Nakita ring duguan ang ulo at nasasahig ang kanyang nanay. Dinala sila sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ang binatilyo. Habang nasa critical na kondisyon naman ang kanyang nanay. Ayon sa investigasyon, natutulog ang mga biktima ng paluin ng martilyo sa ulo ng nakakatandang kapatid ng nasawing biktima. Depensa ng sospek, hindi niya matandaan ang kanyang ginawa. Iniisip pa ng iba nilang kaanak ang mga susunod nilang hakbang. Nakuna ng CCTV sa Barangay Baldosa sa La Paz, Iloilo City ang mga batang tumatakbo nitong Sabado ng umaga. Ang 2 sa kanila hindi agad nakauwi. Wala siyang hambal sa kon mama. Tsaka di ko kay mait na ko. Wait na ka mati, wait mo lang ko mama. Makakotoy sa sagwa. Nagtika ko din, wala na sa. Agad humingi ng tulong sa barangay ang nanay ng isa sa mga bata. Hinalughog ang lugar pati ng ilog. Umaga na kinabukasan nang makitang umiiyak ang mga bata sa loob ng isang abandonadong kotse na nasa 50 metro ang layo mula sa kanilang mga bahay. Pagpalapit ko din sa salakyan, may kita ko nga nagiyo. So ang babae nga bata, amuto siya galing nagtultog-tultog. Gahambal siya, pero hindi ko mabatian kung anong hambal niya. There are several holes nga created by the rush ng pagtuktok.
those tiny holes are enough na para sulod ang oxygen sa sulod. Nakatakdang isailalim sa psychosocial, psychological at medical intervention ng mga bata matapos makainom ng maruming tubig. Hindi pa matukoy ng pulisya kung paanong nalak ang dalawang bata sa loob ng kotse. Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos sumabak sa 2024 Paris Olympics, gold medal naman ang naiuwi ni Herji Bakyadan mula sa 2024 Asian Kickboxing Championships sa Phnom Penh, Cambodia. At kausapin natin si Herji na kakauwi lang sa Pilipinas. Magandang umaga at congratulations, Herji! Hi, magandang umaga po. Good morning po sa inyo lahat. Anong pakiramdam mo? Pangatlo o pang-apat mo na itong combat sports na ikaw ang kampiyon? Anong pakiramdam? Ngayon naman, gold medal sa Asian Kickboxing. Ayun po, sobrang ganun pa rin po. Papasalamat po ako doon sa mga taong malaki yung tiwala sa akin. And yun nga, hindi ko naman po sila binigo. Para makuha ko din yung timbang ko din nung naglaro ako doon sa kickboxing po. Oo, maganda yung pinakita mo mula sa qualifying hanggang sa semifinals. Pero pagdating sa finals, umatras na yung kalaban mo, hindi na lumaban. Ilang segundo pa lang yung start ng laban, umatras na. Anong masasabi mo rito? Mukhang kinabahan yung kalaban mo. Kasi doon pa lang sa warm-up area, doon sa may baba ng ring, hindi siya nakatingin lang siya sa akin. Tapos, tinitigan mo raw na masama, Herji eh. Yun na nga po eh, tinitignan na nga po ako eh. Sasabi na lang ng coach ko, relax ka lang si, medyo alam mo naman yan, parang hindi ka naman iba dyan, maraming taong nagdududak sa'yo, dyan sa kasarian mo, sa build ng katawan mo, kaya hindi na sa'yo iba yan, kaya at least nakita naman nila lahat ng mga, yung mga pinanggalingan mo ng mga malalaki pang event kumpara dito, kaya. Oh, pero RG, wala namang commission sa'yo formally. Doon sa binabanggit mong kasarian, wala namang ganun. Wala namang ganung question. Actually nag-protest po sila pero ibinasura din po nung presidente ng kickboxing po kasi alam naman po nung president na nag-compete po ako sa Olympics kaya bakit pa nila yung pasado ka naman doon. Anong kaibahan ng naging paghahanda o strategy mo dito sa kickboxing? Ibang sports ito kumpara sa boxing, nag-vovinam ka pa. Anong mga kaibahan ito sa paghahanda? Yun, parang nagdagdag lang naman po ako ng sipa dyan kasi kickboxing nga po. So, ginawa ko pa rin yung, doon pa rin po kumuha ng idea doon sa mga sports na pinanggalingan ko like wushu, vovinam. Suntok lang and sipa lang po yung sipa lang po talaga yung in-improve ko po para kasi mahirap din makascore din doon kasi nga napapanood yung mga ibang kalaban may ibang teammates ko na natalo parang hirap silang magbigay ng points kapag puro suntok lang kaya kailangan merong kombinasyon ng suntok-sipa. So talagang strategy yung pinag-aralan mo para makapuntos ka dito. Yes po, sir. Oo. Kaya lang bilang isang dating Olympian, yung mga sinalihan mong sports, vovinam, Muay Thai, hindi lahat pasado eh sa Olympics sa LA. Pati yung boxing, hindi ba nangangamba na baka wag walang boxing sa LA. Anong may epekto ba sa ito bilang isang dating Olympian at gustong bumalik sa Olympics? Hindi ko po pamasabi ngayon po eh. Kung pagbibigyan po ulit ng pagkakataon, bakit hindi po? So concentrate na lang muna sa mga laban. Yes po, concentrate. Going towards 2028. Yes po. Okay. Actually, meron pa nga po akong pinaghahandaan. Wala talagang ng pahinga. Meron din po kasi akong laban nitong December. Kung kasama ko po si Olympian na bronze medalist ng Tokyo, si Yumir Marshall po ang kasama ko po dito sa itong gaganaping professional boxing naman po. So, nag-turn pro ka na ba? Or start pa lamang ito? Nag-debut na, sinalihan na po akong pro nung parang gumagawa pa rin po ako ng record ko. Pero, bala ko nga din talaga mag-pro. Pero sabi ko nga, kung ano yung available ngayon, yun muna yung uunahin ko. Okay, sunod na lang yan po. Ayun, in any case, kung pro ka man 2024, kung pumasa man yung boxing sa 2028,
pwede namang pumasok yung mga pro-boxers doon. Maraming salamat sa it. Congratulations! Maraming salamat din po, sir. Magandang hapon po. Magandang tanghali. 2024 Asian Kickboxing Gold Medalist, Herji Bakyadan. Huli ka ang pagsabog ng isang bumagsak na rocket sa isang kalsada sa Camille, Israel. Isang babae ang nasugatan ayon sa Fire and Rescue Services doon. Meron din daw ilang nakaranas ng anxiety. Ayon sa Israeli Army, nanggaling ang rocket sa Lebanon kung saan nagkukuta ang grupong Hezbollah na kanyang kalaban. Mula nitong Lunes, aabot sa 90 rockets ang pinakawalan ng Hezbollah sa Israel. Nagpasalamat po si Pangulong Bongbong Marcos sa United Arab Emirates sa isang phone call sa kanilang presidente. Dahil po yan sa pag-pardon ng UAE sa sandaan at 43 Pinoy doon ayon sa Presidential Communications Office. Sabi ng Department of Foreign Affairs, hunyo pa nang bigyan ng pardon ang mga Pinoy kasabay ng selebrasyon ng Eid al-Adha. Nahaharap daw ang mga Pinoy sa mga minor offense sa bansa. Nagpasalamat din daw siya sa bansa sa pag-abot ng tulong sa nakaraang mga bagyo na nanalasa sa Pilipinas. Umaasa raw ang Pangulo na lalo pang tumibay o tumibay ang relasyon ng Pilipinas at ng UAE. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Zaraga, Iloilo, patay ang isang lalaking 62 anyos matapos paghahampasin ng dumbbell ng kanyang misis. May bigat na 10 kilo ang dumbbell. Base sa imbestigasyon, walang pinag-awayan ang mag-asawa. Sumuko rin naman agad sa mga pulis ang misis. Ayon sa kapatid na babae, matagal nang may kondisyon sa pag-iisip ang kanyang kapatid. Ikinwento raw sa kanya na anim na araw na siyang walang tulog at tila may bumubulong sa kanya kaya nagawa ang krimen sa mister. Wala na raw balak magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Iniugnay ni retired Police Colonel Rui Nagarma si Police Lieutenant Colonel Kenneth Albotra sa pagpatay kay dating Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Si Albotra na ipatatawag na House Squad Committee sa susunod na pagdinig, itinanggi ang sinabi ni Garma. Balita hatid ni Emil Sumangin. Sa gitna ng flag ceremony sa City Hall ng Tanawan City, Batangas noong 2018. Binaril at napatay ng isang sniper ang alkalde ng Lusod na si Antonio Halili. Sabi noon ng mga investigador, posibleng may kinalaman ang pagpatay sa politika o di kaya'y sa shame campaign ni Halili kontra krimen. Ipinaparada niya kasi noon ang mga akusado sa iba't ibang kaso nang nakaposas at may sukbit na karatula, kabilang na ang mga suspect sa droga. Pero napabilang pa rin siya sa tinaguriang Duterte Drug List o yung listahan ng mga umunoy protector, financier at drug lord sa bansa na inilabas ni dating Pangulong Duterte. May persons of interest noon ang pulisya pero walang naaresto kahit isa. Makalipas ang 6 na taon, muling naungkat ang kaso ni Halili nang banggitin ito sa Quadcom hearing sa Kamara ng dating police colonel at kilalang malapit kay Duterte na si Royina Garma. Anya, isang team na kinabibilangan ng mga pulis ang nagpatumba kay Halili. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Sa pagdinig, lumabas na isang Major Kenneth Albotra ang tinutukoy ni Garma. Nakausap sa telepono ng GMA Integrated News si Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra na dati raw naka-assign sa Cebu City Police. Yung masasabi ko lang po yan, sir, is hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan. Saan ho kaya kinuha, Major, ni Royima Garma itong sinasabi niya? Tingin ko po, talagang ano po si ma'am, confused na po siya sa mga nangyayari sa buhay niya po ngayon. At ako'y naawa po sa kanya. Hindi po totoo yung sinasabi ni ma'am, yun lang po. Matipid ang sagot ni Albotra. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Kayo ba'y nasa PNP pa rin, Major? Ano, nasan po kayo naka-assign ngayon, Major? Dito po sa Pero 7. Okay. Kayo ba'y Major o Colonel? Just to be correct with the designation. Sir, yun lang po sana okay. Sir, yun lang po ang maibigay po sa ngayon. Salamat po. Ipatatawag ng Quadcom sa susunod na pagdinig si Albotra, pati
ang iba pang kagrupo nito. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuesday latest na mga Mari at Pare. Excited na ang fans para sa television comeback ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Mapapanood na this October sa GMA ang Heart World. From her iconic vlogs, ipalalabas na rin sa TV ang behind the scenes sa mundo at buhay ni Heart. Hindi lang ang glam moments, kundi pati na rin ang challenging parts. Sabi nga ni Heart sa IG story, "You haven't seen anything yet." Full support naman ang fashion industry friends ni Heart, kabilang na ang Italian designer na si Giambattista Valli at si Harper's Bazaar Singapore Editor-in-Chief Kenneth Goh. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.